panic buying si Javi sa 7-Eleven. Ito binili niya. And then bumili siya ng bigas. 5 kilo. Magluluto tayo ng spaghetti. So, ito yung ingredients natin, yung carrot. Ito yung parsley. Lalagyan ko siya ng parsley after ko maluto yung spaghetti. May garlic, onion, and then yung giniling na karne, yung pasta, and then ito yung evaporated milk. So, natira ito yung paggawa ko ng mango tango, and then yung ito lang, yung prego na cheese. Muna tayo ng tubig para sa ating pasta. Yan. Muna ng tubig. And then, yung aking pasta is only 400 grams. Mga kasulit. So, yan. 400 grams lang yan siya. So, lalagyan ko pala ng carrot para masustansya yung ating pasta. Kahit na pasta na yung kakainin natin. At least, meron tayong gulay. Panic buying si Javi kanina. Bumili siya sa 7-Eleven kasi sa Bangkok area, so nagpa-panic buying na yung mga tao dito. And then, hindi namin alam kung ilan ang infected ngayon dito sa Thailand. So, hopefully sana maging ano ba, mag-less yung ang infected, ang human-to-human transmission. So, yung inihintay namin ngayon mga kasulit is yung announcement from the government na kung papasok pa ba kami o hindi na, kasi meron pa kaming report ngayon, nagre-report pa kami ngayon sa school. So, wala pang announcement from the Ministry of Education dito sa Thailand, mga kasulit. So, yun ang inihintay namin. Baka tomorrow, meron pa kaming pasok, and then the next day, so wala na. Baka wala na. Hindi ko lang alam kasi wala pang announcement eh, from the government. Yan ang hinintay namin dito sa Thailand. So, nagpanic buying kanina si Javi sa 7-Eleven. Marami na doon bumibili doon sa 7-Eleven ng mga pagkain pa. Dami na. Kasi nagpanic buying. Kasi yung bigas namin, baka hindi magkasya ba. So, dinagdagan niya ng 5 kilos. Bumili siya ng 5 kilos. Tsaka bumili siya ng mga noodles. Yung kanina. Sabi niya sa akin kanina, sabi bili daw siya sa 7-Eleven ng mga pagkain. Sabi ko, okay. So, tapos, kami kanina, nag-process kami ng tax namin. Walang tao doon sa office kasi kailangan yung tax para sa pag-renew dito ng, ng visa. So, ngayong end of March, kailangan nakabayad ka na ng tax mo. Yan. Walang tao doon kasi ini-implement na nila ngayon yung online transaction. So, ang kinakabahala ko na ngayon is magna 90 days appearance kami. So, every 3 months, so meron kaming 90 days appearance. So, kailangan pumunta ng immigration. So, sinabi ko dun sa Thai teacher namin na nagpa-process ng papers namin na tawagin yung immigration officer para online transaction na lang kami, kasi sabi ko natatakot ako pumunta ng immigration office kasi alam mo naman maraming tao doon. So, hindi natin alam ang sitwasyon natin ngayon mga kaibigan. So, dapat tayong mag-ingat palagi. Mag-ingat tayo palagi mga kasulit. So, yun na lang yung maitutulong natin sa ating bansa. Yung mag-ingat tayong palagi para maiwasan natin yung transmission. Yung human-to-human transmission. So, yan. So, ngayon is, nagluluto ako ng spaghetti para sa dinner namin ngayon. So, imamarinate natin yung karne mga kasulit. So, minamarinate ko yung karne pag nag-ano ko ng spaghetti. So, ito lang muna. So, yung ingredients natin mga kasulit, hindi siya kompleto kasi takot kami lumabas. Oyster. Noyo. Paminta. Sige. So, ito lang ilalagay natin. Lagay natin ng paminta. Haluto yung pasta natin.
So, ito na yung pasta natin, mga kasulit. So, ito na yan. Next is, gagawa tayo ng sauce. So much better sana mga kasulit is yung butter. Mas masarap yung butter ang gagamitin natin. Kaya lang, wala tayong butter, so cooking oil pwede na yun. Sibuyas first. Okay, next is yung ating bawang. Hintayin muna natin yung ano siya, yung maluto. Maluto talaga siya, yung mag-dry. Okay, and then, pwede ko nang ihulog itong sauce. So, ayan, haluin na natin. Maglalagay ako ng ketchup, konting ketchup para hindi ano yung ating sauce. Hindi siya yung maputla. So, konti lang. Konting ano ito. Rosa. Rosa tomato ketchup. Sarap sana yung banana ketchup kasi manamis na siya. So, ito lang yung banana ketchup dito eh. And then, maglalagay ako ng evaporated milk. So, nalagay ko sa garapon yung remaining evaporated milk. Yung kumagawa ako ng mango tango. So, yan. Yan. Kita ko sa inyo. Lagay ko siya ng evaporated milk para masarap. Kahit walang cheese, may cheese naman yung ano natin, kahit na wala siyang yung ano talaga, yung cheese na nilagay talaga. Masarap pa rin. So, yan. Yummy? So, ito na yung sauce natin mga kasulid. So, luto na siya. So, mamaya ilalagay ko yung parsley. So, yan. So, ito yung dinner namin ngayon. Okay. So, ito yung celery, parsley. So, ibubugbog lang yan.
too much. Ha? Nagano pa ako. Nagano ako. Para po, lagyan mo ng parsley yung ano mo. Wala, CJ, lagyan mo ng parsley. Parsley is only for decoration. No! It's not only for decoration. Tapos na kami kumain, mga kasubig. So, ngayon, maaga pa. What time is it pa? 5 o'clock! 5:03. Ang aga namin nag-dinner. 4:30. 4:30 tayo dinner. Aga namin mag- 5:03 pa lang. Yung mga titiklopin ko, mga kasubig, magtitiklo pa ako. Before kami matulog, so, ano na, maligo. Maliligo talaga kami. As in, ligo talaga yung patuulog. Online ka kanina, Sage? Yes. What time, Sage? Nag-start ang passage? 8:15. 8:15. Ano natapos? 12. 12 o'clock. So, half day sila ngayon. Tomorrow. Half day. Tomorrow naman. So, online study sila ngayon, mga kasulid. So, dito lang siya sa bahay. So, kami, hindi ko alam kung magre-report pa kami tomorrow. Sana, hopefully, wala na. Hindi na kami magre-report. Hindi na sana kami magre-report. Kasi wala naman kami ginagawa sa school. Nandun lang kami sa opisina. Movie marathon. Movie marathon. Kasi wala naman. Wala namang gawa na. Kasi wala namang mga sudyante. So, tapos na may mga gawain namin. Yung mga lesson plan, yung grades, so, research. So, wala na. Nakapasa na kami. So, wala na ka talaga kami ginagawa. Sana hindi na kami mag-report. Sana, no? Yan. So, ito na yung vlog today, mga kasulid. I hope na nagustuhan nyo. Please like this video if you enjoyed. And don't forget to subscribe. See you sa susunod ka na video. Bye-bye!